Ayan, magandang umaga mga kapiso wifi. Ngayon, ang gagawin natin ay i-activate natin ang charging port ng vending machine natin gamit ang relay. So, ang sa relay, option nyo na yan kung isa, dalawa, or apat ang gagamitin nyo. Sa akin kasi dalawa lang. Bakit dalawa lang? Kasi hindi naman masyadong marami nag-charge dito. So, okay lang yung dalawa. Pero nasa inyo yan kung apat ang gusto nyo. Basically, ang need natin, normal charger ng phone, 5 volts, 2 amperes, I think 2 amperes to. Tapos, relay. 3 tester. Ito yung charger. Saka, mga spare parts na galing sa lumang PC, like USB port, na may LED light na para hindi na mahirapan kung to know kung which port yung active, saka mga wires na kinuha ko lang sa lumang PC tapos nirecrimp ko lang, at isang sirang USB cable. Usually kasi ang nasisira sa USB cable, di ba, yung dulo na flatten. So ang ginawa ko, pinudol ko, siya naman yung magbibigay ng supply galing sa USB charger. Okay. So basically yan. So ngayon, start na tayo. Tetest natin ngayon yung relay kung working yung normally close nya. Ibig sabihin na normally close, yung common nya, yung gitna, saka yung isang pin, ay magka-contact na normally kahit wala pang supply ito. So kapag ginamita ng supply mula sa piso vendo, magbibigay ng signal yung system, i-release niya yung naka-normally close at isi-switch niya dun sa normally open para magbigay ng supply. Okay? So, itetest natin gamit ang tester na to. Parang bilik yata nitong tester na to. Parang 25 pesos yata sa CDR King. Ngayon, itetest naman natin ngayon yung continuity nitong relay na to. So, normal, usually, meron tong common ng gitna. Ito naman ay NC normally close 1. Tapos ito naman ay common naman ng isang channel. At ito naman yung NC or normally close ng itong channel na to. So to test kung functional yung normally close nya, gamitin natin ang tester. So ilipat natin yung tester natin sa ohm. Lagyan natin ito sa ohm continuity testing lang. So currently ang reading niyan kapag walang continuity naka 1, pero pag may continuity yan, ayan, magsisiro yan. So ayan, yan. So dapat ganyan ang behavior. Kapag may continuity, ayan, magsisiro siya. So i-test na natin. So sabi ko sa inyo, itong gitna common yan. So yung tong kabilang side na to, itong kabilang side na to, normally closed. So dapat yan may continuity kahit wala pang power na sinusupply tayo dito sa relay na to. So test natin kung ano reading. Yan po, nag zero. So ibig sabihin, yan, naka-close sya, naka-contact. So yan. So meron continuity. So ibig sabihin magka-contact yan. Test natin yung normally open itong kabila. Dapat daw walang continuity. Diba? Unlike dito sa kabila, yan, may reading. So, ibig sabihin, naka-close siya. So, working yung ating relay. Ngayon, umpisa na natin siya lagyan ng wiring. I-wire na natin siya. So, ang gagawin natin ngayon, itong common, sa yung common itong isa, i-bridge natin. Okay? I-bridge natin. Gagamit lang tayo ng maliit na jumper wire.
Ngayon, pagkatapos nyan, i-prepare natin yung USB cable na gagamitin natin na magsusupply sa kanya. Regular USB cable. Ngayon naman, kunin natin yung sira yung USB cable. Usually naman na nasisira lang dito yung dulong part nito. Yung ganito, yung part na ganito. Kasi usually, naka-flat to. Kaya hindi na nagkakaroon ng contact at naglo-loose na. Okay. So, nakakuha ko isa. Ito. Ito magiging silbing wire ng supply natin papunta dito. Okay. So, ngayon, itetest muna natin kung ilang voltahe nilalabas nito. Saka, kung wala mang red and black dyan, hahanapin natin kung alin dyan yung positive o negative. Pero usually, may red and black yan. Standard yan. Pero to make sure kung ilang voltahe nilalabas ng charger natin, itetest natin siya. Ito yung charger. 5 volts, 2 amperes. Original na Oppo. Dito kukuha ng source. So, itetest ngayon natin yung nilalabas niyang voltahe. Kabit natin. Then, kunin uli natin yung tester. Okay. So, pula. Yung pula ay positive. At yung black ay negative. So 5 volts po ang reading natin. Sabing sabihin tama yung voltahing kailangan natin para makapag-charge ng phone. Okay. Kunin natin ngayon yung na-salvage natin USB port para siya yung magiging charging port ng mga client natin. Dito sila magsasaksak. Kapag nabigyan natin ng supply itong linya na to, dito na sila magsusupply ng kable nila. Diyan na nagsasaksak yung kable nila. Tapos dito yung phone. Or kung kayo magpo-provide ng kable, okay lang din yun. So ngayon, hanapin ngayon natin, i-wire ngayon natin yung mga wire niya sa dulo. So ang black, negative, ang red, positive. Okay, so ginumper ko na yung dalawang negative kasi magkakaroon lang tayo ng cut-off dito sa positive. Sa positive. Diyan dadaan. Dito natin siya i-coconnect. Or dito. Sa pag-test muna natin ngayon, kahit wala pang supply ang relay, gagamitin natin yung normally closed para malaman natin kung magbibigay siya ng supply na output para dito. Okay? So, madali lang yan. Alam na natin kung alin positive, negative, red, positive, negative, black. So, ginumper ko na yung dalawang black at ito na lang misplice ko. Okay? So, itong dalawa, yung green saka itong white, data yan eh. Data yan usually. So wala nang silbihan, pwede na natin putulin yan. So, ang kailangan lang talaga natin dyan yung pula saka yung itim. Okay? Okay. Ngayon naman, kunin natin itong relay natin. Susupply na ngayon natin siya ng positive. Yung gitna. Okay? So, gamit itong chinek natin USB cable kanina at na determine na natin kung alin ang positive. So, yan ang gagamitin ngayon natin. Ilalagay natin dito sa gitna. Sa common. Okay? Selamat menikmati.
kailangan maipasa kasi maigi. Okay. So ayan na ngayon. So basically, naka-connect na yung jumper, naka-connect na rin yung supply. So galing yan dito. Kukunin ngayon natin yung dulo ng USB port natin, yung positive ng USB port natin. Yan ang bibigyan natin ng continuity mula dito sa common papunta dito sa normally closed. Bakit normally closed? Kasi hindi pa natin susuplayan itong relay natin habang sineset-up natin. Ngayon, kapag i-deploy na natin to, ililipat ngayon natin itong isang positive na galing sa USB papunta sa normally open. Parang magbibigay ng switch ng impulse sa kanya yung vending machine natin na magagaling dito. So pipitik ngayon yung arm niya papunta doon pop para mabigyan niya ng continuity yung positive natin. So yun ang purpose. Ngayon sa pagtetest natin na to, ginagamit ko muna yung normally close para kahit hindi pa natin susuplayan tong relay, natetest na natin yung buong circuit. Okay? Okay. So ngayon, dahil normal close yung ginamit natin, dapat tong wire na to na galing sa supply, sa manggagaling sa supply na nakakonect dito at dito tatawid yung kuryente papunta sa positive naman itong ating USB port. Okay, test muna natin ha. So diretso na to pag binigyan ng kuryente, dapat itong wire na galing sa supply, yung kapartner nitong red na to na galing sa sirang USB na pinutol natin, dapat may 5 volts na siyang marireceive. Test natin ha. Okay. Paggamit ulit ang tester. Test ngayon natin itong dulo. Saka itong galing sa supply na negative. So meron siyang 5 volts na iniluluwa. Gets? So ngayon, itong negative na to, idudugtong natin sa negative naman ng USB port, which is ito. Okay. So pag nilagyan natin ang supply yan, itong buong linya na to, nabigyan natin supply papunta rito, which is itong kanan ko, may supply na to. Itong kanan. Ito. Kakaroon na supply yan. Okay. So, pinutol ko muna yung
yung jumper nitong dalawang negative. Okay, so ngayon yung negative nitong galing sa supply, galing dito, saka yung positive and dito. Yan. Okay. Tapos yung negative, nilagay na natin sa negative ng USB port. So ngayon, check ngayon natin kung may voltahe. Meron. So, ibig sabihin may continue dito kasi naka-normally closed. Nilagay ko sa normally closed to. Kapag di-deploy ko na to, itong isang wire na to, ililipat ko sa normally open. Okay. So, ngayon, since may supply na to, pwede na natin i-check mag-charge siya. Itetest natin ngayon kung tama yung binibigay na voltahe upon deployment. So ayan, sinabay ko na yung testing kanina na hindi ko nakunan bago ko i-deploy. So dito na sa deployment yung testing. So before ka mag-proceed sa charging nito, check mo muna kung tama yung binibigyan ng voltahe from your vendor papunta dito sa charging port. Okay, so test natin. Sorry ah, isang kamay lang ang gamit ko ngayon. Ayan, 5 point something. Ayan po, 5.09. So ngayon, itatest ngayon natin siya kung gumagana na yung ating charging port at makapag-charge na tayong device. Kinabit ko na rin pala yung LED. Kung ano yung positive ng LED, nilagay ko sa red. Kung ano yung negative, nilagay ko sa black. So, buhay ngayon ang isang channel. At buhay na rin ang ating LED. Okay. Yung dalawang ilaw na yan, na vertical, para sa left side. Yung dalawang ilaw na, o dalawang patay pa ng LED, para dito sa right side. So, tetest ngayon natin kung mati-charge mo siya. Gamit itong aking smart pocket wifi. Yan po. Charge na siya. So, ganun lang. Ngayon, lagi nyo lang po i-double check kung tama yung binibigay na voltahe. Yan po. Ganun lang po. Salamat po.